Hey Warriors! Sa video ito ay aming ilalahad ang mga pamamaraan upang makontrol ang mga karaniwang peste at mga sakit ng luya. Alam nyo ba ang karaniwang sa mga sakit ng luya ay lumalaganap sa pamamagitan ng kontaminasyon ng lupa at tubig na kumapigilan agad nating mga magsasaka ang mga peste at mga sakit ng luya ay hindi na mangangailangan na bumili pa ng mga kemikal kaya maprotektahan natin ang ating kalusugan at ang ating pamilya. Dapat isaalang-alang na ang chemical control ay panghuling hakbang na gawin kung sakaling hindi kaya ng mga nakasanayang pamamaraan. Sa pagkontrol ng mga peste at mga sakit ng luya, meron tayong tatlong pamamaraan. Ito ang cultural, biological, at chemical control. Ang cultural control ay ang pagmanipula o pagbago ng kapaligiran para ito'y maging di kanais-nais para sa mga peste at mga sakit ng mga pananim. Ang biological control ay pagkontrol sa mga peste at mga sakit sa mga pananim sa pamamagitan ng paggamit ng ibang mga organismo. Ang chemical control naman ay isang pamamaraan para malimitahan at papuksa ang growth ng mga pathogens na siyang naging sanhi ng mga sakit sa mga halaman. Halimbawa, pesticides, insecticides, fungicides, at bactericides. Ngayon ay ating kilalanin ang mga karaniwang peste at mga sakit sa luya at amin ring ibabahagi ang mga pamamaraan sa pagkontrol ng mga ito. Mga peste. Una, shoot borer. Bubutasin ng shoot borer ang pseudostem ng luya hanggang aabot sa gitnang portion nito habang kinakain ang internal tissues na magre-resulta sa paninilaw at pagkatuyo ng mga stems o shoots. Para makontrol ang shoot borer, maglagay ng mulch gamit ang tinatad at pinatuyong lantana camara o green lagundi bilang shoot borer repellent sa iyong ginger farm. Hiwain ang apektadong stem o shoot. Alisin ang mauuot at puksain. Mag-spray ng neem oil 0.5% na may pagitan o interval na 2 araw. Karaniwang lumalabas sa mga shoot borer sa buwan ng Hunyo hanggang Oktubre. Kung hindi kaya ng mulching o marami talaga ang mga shoot borer na umatake sa iyong ginger farm, mag-spray ng malathion 0.1% na may pagitan o interval na 21 days mula Hunyo hanggang Oktubre. Pangalawa, nematodes. Para makontrol ang nematodes sa lupa gaya ng bulating lupa, kailangan ang malalim na pag-aararo at solarization sa lupa sa loob ng 40 araw gamit ang transparent polythene sheets. Mag-intercrop ng marigold sa iyong ginger farm. Pangatlo, rhizome fly. Gumamit ng malusog na binhi para itanim. Alisin at wasakin ang mga nabubulok na rhizomes kasabay ng mga uod sa ginger farm pagkatapos ng pag-aani para di na sila manganganak at dumami pa. Mag-intercrop ng mga pananim na non-host para mabawasan pag-atake ng mga peste gaya ng rhizome fly. Pangalagaan ang natural bioagents gaya ng ladybird beetle, mga gagamba at iba pa. Pang-apat, leaf roller. Para makontrol ang leaf roller, mag-intercrop ng mais at iba pang non-host crops. Puliktahin at puksain ang mga uod, gayon din ang mga itlog. Huwag payagang tumubo malapit sa ginger farm ang mga damong maaring maging host ng ganitong peste. Pangalagaan ang natural bioagents gaya ng ladybird beetle, mga gagamba at iba pa. Panglima, white grub. Ang grub ay kumukuha ng pagkain sa mga ugat ng luya at mga bagong na-develop na rhizomes. Ito ay karaniwang lumalabas sa buwan ng Agosto hanggang Setyembre. Bunutin ang mga pinamugarang halamang luya. Puliktahin at puksain ang mga uod. Gumamit ng well-decomposed manure. Maglagay ng light traps. Aaruhin ang lupa. Solarisahin ang lupa sa loob ng 40 araw. Mariding huwag mo ng tamnan ang iyong ginger farm sa loob ng 1 o 2 cropping season. Mga sakit ng luya. Una, leaf spots. Magsisimula ang maliliit na oval spots sa mga murang dahon hanggang sa lalaki ang mga ito. Sa huli, mababawasan ang photosynthetic area ng luya. Pag malala na talaga ang impeksyon, magre-resulta ito sa pagkatuyo ng mga dahon. Soil-borne ang sakit na ito. Makikita ito sa mga dahon mula Hulyo hanggang Oktubre. Alisin ang mga piktadong dahon o bunutin ang mga piktadong halamang luya at sirain. Mag-green mulching para maiwasan ang pagtilamsik ng lupa sa mga dahon ng halamang luya. Magbigay ng lilim na 30-40% para mabawasan ang sakit. Maaaring mag-intercrop ng mga pananim na magbigay lilim sa mga halamang luya.
kung hindi kayang kontrolin ang leaf spot sa mga nakasanayang gawain, mag-spray ng Bordeaux mixture 1% o Mancozeb 0.2% or 0.3%. Pangalawa, rhizome scale. Para makontrol ang rhizome scale sa mga halamang luya, kuliktahin lamang at sirain ang mga apektadong dahon. Pangatlo at pang-apat, bacterial wilt at soft rot. Ang bacterial wilt at soft rot ay mga karaniwang sakit ng luya na nararanasan din ng ibang ginger farmers. Ang bacterial wilt ay sakit na sanhi ng bakterya, habang ang soft rot o rhizome rot naman ay sanhi ng fungus. Napakahirap agapan ang bacterial wilt at soft rot o rhizome rot, lalong-lalo na pag may mga ganitong sakit na ang iyong mga halamang luya, ngunit kaya mo rin namang maiwasan ang mga sakit na ito. Bago ka pa man magtanim, kailangan ang solarization sa lupa. Pumili ng walang sakit na mga binhi ng luya. Di na kami nag-treat ng anumang kemikal sa aming mga binhi. Pinatuyo o in-air dry lang namin ang mga binhi bago itanim. Sa simple pag-air dry lang ng mga binhi, maaari maiwasan ang mga sakit na ito sa luya. Para makasiguro, maaari mong i-treat ng mainit na tubig ang iyong mga binhi na may temperaturang 40 degrees Celsius sa loob ng 30 minuto. Mag-crop rotation din ang mga pananim na non-host ng pathogens gaya ng mais. Iwasang mag-crop rotation ng kamatis, patatas, sili at mani dahil ito ay mga host ng bacterial wilt pathogen. Siguraduhin din hindi mapunduhan ng tubig ang iyong ginger farm dahil maaaring magdala ang tubig ng mga pathogens ng bacterial wilt at soft rot. Kung maaari, gumamit ng raised beds o mag-prepare ng furrow para maiwasan ang pagpundo ng tubig, lalong-lalo na kapag tag-ulan. Kapag makakita ng mga halamang luyang apektado ng bacterial wilt at soft rot, bunutin kaagad ang mga ito at sirain. Malalaman mo may bacterial wilt at soft rot ang iyong luya sa pamamagitan ng mga early symptoms nito. Kapag may bacterial wilt ay naninilaw ang pinakaunang dahon ng luya. May soft rot disease naman ang luya kung nag-umpisa ang paninilaw sa dulo ng pinakaunang dahon ng luya. Sa iyong ginger farm, maaari ding maglagay ng green lagundi bilang mulch sa panahon ng pagtatanim at pagkatapos ng 2 o 3 buwan mula sa pagtanim. Panatilihin ding malinis ang iyong ginger farm. Dapat ding malisan ng mga damo. Gumamit din ng well-decomposed manure para dumami ang kapaki-pakinabang na microorganism sa iyong ginger farm. Para makontrol ang mga peste at mga sakit ng luya, maaari kang magtanim ng basil, marigold, sunflower at iba pa sa iyong ginger farm para dumami ang mga natural bioagents. Maaring subukan ang pag-treat sa lupa sa pamamagitan ng pagbasa sa lupa ng trichoderma na 100 pakete, 75 grams kada pakete, kada ektarya. Subukan din ang pag-treat sa mga binhing luya gamit ang trichoderma. Ihalo lang ang 5 grams trichoderma kada litro ng tubig kada 1 kilo ng binhi. Ilublob ang mga binhi sa loob lang ng 15 minuto at patuyuin sa loob ng 24 oras sa lilim bago itanim. Maaari ding mag-treat ng Mancozeb 0.2% or 0.3% sa lupa bago tamnan, gayon din ang mga binhi na may formulasyong 3 grams Mancozeb kada litro ng tubig. Kung mag-treat ng mga binhi, ilublob lang ang mga binhing luya sa loob ng 30 minuto. Sana ay nakatulong sa iyo ang video na ito sa pagkontrol ng mga peste at mga sakit sa luya. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel. Pindutin na rin ang notification bell para maging updated ka sa aming susunod na video tungkol sa ginger farming. Maaari nyo rin panoorin ang iba pa naming video sa aming channel na nabubabahagi ng tips at practices para sa matagumpay na ginger farming. Mag-iwan ng comments sa ibaba para sa iyong mga suggestion at mga katanungan. Maaari mo rin ibahagi ang iyong maepektibong pamamaraan sa pagkontrol ng mga peste at mga sakit ng luya. Maraming salamat, Warriors!